Pangaral, Kapitulo 4, Talatang 5 at 6. Sinasabi nilang mangmang lamang ang maghahalukip-kip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Ngunit, mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Mas mabuti na raw yung isang dakot na blessing pero masaya ka, payapa at nag-i-enjoy ka sa buhay. Kesa naman dalawang dakot na blessing, marami nga, masagana nga, pero magulo naman, full of stress ang buhay mo. Mas mabuti na raw ang hindi kalakihan ang sweldo, ang income, ang pera, pero maligaya ang pamilya mo, nakapagpapahinga ka at malayo ka sa mga stress ng buhay. Kesa isang katerbang blessing, malaking sweldo, pero magulo kayo. Hindi na kayo nakikita-kita dahil sa sobrang busy ninyong lahat. Nadoble nga ang income, nadoble rin naman ang trabaho, at nadoble rin ang stress. Dumami ang pera, pero kumonti ang panahon na magkakasama. Sumasagana ang buhay, pero nagkakawatak-watak naman ang pamilya. E de mas okay pa ang konti, sabi ni Haring Solomon. At least, masaya, enjoy, at payapa ang buhay mo at ang iyong buong pamilya. Ibig mang sabihin ni Haring Solomon, huwag tayong mangarap? Binabawalan ba niya tayong mangarap para umangat at umasenso sa buhay? Tumaas ang posisyon at tumaas ang sweldo? No, hindi. Ang sinasabi ni Haring Solomon, kung dahil sa dalawang dakot na blessing, nagkakagulo-gulo ang buhay mo, itigil mo yan. Bumalik ka na lang sa isang dakot, at least masaya at payapa ang iyong buhay. To God, to God, to God be the glory, to God.